Nalaman mo na. Ito na siguro din ang tamang oras at panahon para magpaalam sa isa't isa. Heto nga, ng May 14, 2021 ay nakakulong na ang dating VGT finalist na si Mark Jovin Oldibido matapos maaresto sa bypass operation sa Santa Cruz, Laguna. Ayon sa paunang ulat ng Laguna Provincial Police, nakatanggap sila ng sumbong ukol sa umano'y illegal na gawain ng sospek na si Mark Jovin Oldibido. Nagkasa ang mga pulis ng bypass operation sa Barangay Duhat matapos makabili ng pinagbabawal na gamot ang pulis na nagpanggap na buyer. Agad dinakip ang sospek, nakuha sa kanya ang tatlong maliit na sachet na hinihinalang pinagbabawal na gamot. At ang bypass money na nagkakahalagang 2,000 na ginamit sa bypass operation. At ikinulong na nga ang suspect sa Santa Cruz Municipal Police Station na si Oldibido ay nakilalang bilang vape master dahil sa kanyang talento sa pag-vape. Naging finalist siya sa Philippine Got Talent noong 2018 at lumabas din sa ilang palabas at pelikula. So, ito na ang magiging komento dito, mga guys. Pasensya na, nagpahinga ako saglit. So, ayun, ito nga. Ano ba naman kasi magagawa at mangyayari kapag kayo ay gumamit niyan? Sisirain ang mukha mo, sisirain pa ang lahat ng buong pagkatao mo, mawawalan ka pa ng pamilya. Kundi, mamimili ka lang ng dalawa. Kung isa ang paa mo ay nasa hukay, o ikaw ay nasa kulungan. Dalawa lang yan eh. Kaya para sa iyo, kung ikaw nakikinig o may pamilya kang isa na ganito, sana maisip mo at gumising ka sa katotohanan na walang magandang paroroonan ang iyong nilalakaran. Hindi lang papangit yung mukha mo o uubusin ang ngipin mo, kundi lahat buong buhay mo papangit pag hindi ka nagising. Kung mayroong pang pag-asa at sa mga pamilyang mayroong ganitong kapamilya, kayo na mismo magdala kung sa rehabilitation o kung saan na dapat sila pagdalahan. Kayo na mismo kasi magigising bandang huli yan kapag kayo ang mismo tumulong sa kanya, lalo na dugmok na o lubog na siya. Nakakalungkot isipin na isa siya sa naging biktima ng pinagbabawal na gamot dahil marami po siyang napatawa, napasaya, napangiting mga kababayan natin. So nakakalungkot, no? Sana makabangon siya dito sa kanyang kinalugmuan at kanyang pinasok na maling-mali naman talaga na hindi tama. Tama pala yung sinabi ni Vice Ganda na talaga isa siya sa mga magamit ng pinagbabawal na gamot. So always keep safe, guys, and thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. Click the bell para lagi kayong updated.